Hi guys! Tara, samahan niyo akong tikman itong sikat na Sotang Hon dito sa May Manila. Dito lang siya sa May Quiapo at malapit sa simbahan. Kapag nakita mo na yung mga nagtitinda ng prutas at gulay, ipagtanong mo lang doon kung saan yung Hidalgo Street, tapos straight ka lang doon. Tapos makikita mo na itong mga nagtitinda ng mga damit at sa dulo, makikita mo doon kung saan yung SM. At dito mo na sa bandang gitna, makikita yung pwesto ni Nanay Rosa. At ayan, makikita niyo na non-stop yung mga kumakain at agawan sa pwesto. Kailangan bantay mo yung pwesto ng kumakain para after niya, ikaw naman. Oh my, eto na guys! Itsuro pa lang mukhang masarap na. Natakam tuloy ako lalo. Tingnan nga natin kung talagang masarap tong trending na Sotang Hon ni Nanay Rosa. At ayan, finally dumating na ang ating order guys. At ito rin pala yung kanilang pambato na chili garlic oil. So kung medyo mahilig ka sa maanghang, lagay ka lang daw neto, sobrang panalo daw. At ito na guys, titikman na natin siya. Ito perfect kung ginawa kong dinurog ko yung egg yolk kasi mas naging creamy yung sabaw. Pero in fairness ha, yung mismong sabaw niya malasa na talaga. Napakamura guys, 50 pesos lang tong in-order natin. Meron silang tatlong choices, Sotang Hon with egg, 50 pesos, Sotang Hon with pork belly, 60 pesos, tapos yung overload na tinatawag nila may kasama ng pork belly, tsaka egg yung Sotang Hon for 70 pesos. Sayang lang hindi natin na-try yung pork belly nila kasi pagdating natin, ubos na daw yung pork belly nila. Normally daw, talagang umaga pa lang nagkakaubos na sila kasi yun yung malakas sa kanila. At ayan nga, si Nanay Rosa na abutan pa natin. So ayan guys, tapos na tayo kumain pero hanggang ngayon talaga marami pa rin kumakain. So for me guys, masarap naman siya pero wala lang yung wow factor. Pero syempre, what do you expect para sa 50 pesos lang, diba? So pwede na, masarap talaga siya para sa price niya. Hi guys! Tara, samahan niyo ako itry itong sikat na pastil dito sa May Muslim Town, Quiapo. Dito lang to sa May Bautista Street, corner Hidalgo. Kapag nakita mo na yung Jollibee, ibig sabihin malapit ka na sa mga nagtitinda ng pastil. Makikita mo rin itong mga damit na binibenta, tapos yung Mr. DIY tsaka yung Hotel 99. Buti na abutan ko na nagluluto pa sila dito ng pastil o mas kilalang pater ng mga Maranao. Matagal daw nila niluluto to almost 3 hours daw, kaya uling lang ang gamit nila kasi magastos masyado kung sa gasol. Chicken daw to na hinimay-himay, na lutong style adobo, then aantayin lang na matuyo. Then naghahalo daw sila ng sili para may konting kick daw sa lasa. Sobrang excited na ako matry to. Ang dami daw talagang dumadayo sa kanila para lang itry yung pastil nila. Dati umaga lang daw sila nagbebenta, pero ngayon pati gabi nagbebenta na rin daw sila. Dahil sa sobrang daming gusto makatry talaga. Lalo na daw sa gabi, lahat daw sila dinudumog ng mga tao. Marami kasi sila nagtitinda ng pastil doon guys, hindi lang isa. Tabi-tabi lang sila doon. At ito nga guys, tuyo na yung pastil nila at ibabalot na nila sa dahon ng sagi. Maniniwala ba kayo na 10 piso lang to guys? Grabe no, sobrang mura. Hindi lang daw to basta para sa mga nagtitipid. Kasi quality at maayos daw nilang niluluto. Kaya daw lahat ng makakatry, masasarapan talaga kasi with love nilang ginagawa. Ito na guys, titikman na natin. Oh my, nagulat ako sa lasa niya guys. Parang ang hirap maniwala kasi 10 pesos lang to eh. Bakit 10 pesos lang? Sa sarap ng lasa niya, worth more than 10 pesos dapat siya. Imagine yung effort pa lang sa pagluto niya guys eh. Plus expenses sa mga ingredients, tsaka sa dahon ng saging. Tapos meron pang mga plastic, ba? Diba? So parang namimigay lang sila talaga ng free na food. Wow guys, ito yung literal na sulit na pagkain talaga. Actually, hindi ko na namalayan na naubos ko na pala siya eh. For me, masarap siya. Nagustuhan ko talaga to. Buti na lang may nagsuggest sa akin na itry ko daw to. Yung size niya, hindi sobrang laki, hindi rin sobrang liit. O diba guys, tignan nyo, hindi ako makaget over sa lasa niya kaya nag-take out pa ako ng tatlo. Kainis, ba't ngayon ko lang na-discover to? Hi guys, tara samahan nyo ako itry itong isa pang sikat at pinipilahan talaga na palabok in Quiapo. Hanapin nyo lang yung Quinta Market, tapos makikita nyo yung maliit na kali doon sa side. Pasok lang kayo doon, tapos pag nakita nyo na yung sign na Lutong Maynila, pasok kayo ulit doon, tapos makikita nyo na yung Pastora Palabok. Sobrang haba ng pila guys hanggang sa labas ng kalye. Monday ako nagpunta para sana wala masyadong tao. Pero ganun pa rin pala. Sabi ni kuya na nakausap ko, hindi daw talaga sila naubusan ng pila, lalo na pag lunch. Nasa sa inyo guys kung gusto nyo mag-dine-in or take-out. Yan kung mapapansin nyo, ang dami rin talagang umorder sa kanila for take-out. Kagaya nung nakain ko sa kabila na palabok, meron din silang nilalagay na pusit. At syempre, chicharon din na isa pa sa nagbibigay lasa bukod sa sauce. Kaya tara, subukan na natin tong nire-recommend ng mga nagko-comment sa akin doon sa previous vlog ko ng palabok. Ayan na guys! Excited din ako itry to. Naku-curious ako bakit pinipilahan din to. Makapal din yung noodles na gamit nila. Ang dami rin ang serving nila para sa price na 70 pesos. Sobrang mura na rin ito para sa dami ng sahog na nilalagay nila tapos may chicharon pa. In fairness guys, ha, masarap din siya. Tama nga yung mga nagko-comment sa video ko na mas malasa yung sauce nito. Pero guys, mas gusto ko yung pagkaluto ng chicharon dun sa kabila. For me kasi, super sakto ng pagiging crunchy ng chicharon nila. Yung part kasi ng chicharon na nabigay sa akin dito, parang medyo toasted na. Pero overall, masarap siya. Can't go wrong para sa
70 pesos, masarap na to guys. Almost the same yung lasa nila nung sa kabila, pero magkaiba yung chicharon tsaka yung sauce nila. So, nasa sa inyo na lang guys kung ano yung mas pipiliin nyo, yung panalong sauce or yung panalong chicharon. Ang schedule pala nila ngayon guys, Wednesday to Monday open sila, Tuesday rest day daw nila. So, yun lang guys, sana natakam ko kayo sa video natin for today at kung nagustuhan nyo, paki-like na lang and don't forget to share this to your friends. Thank you for watching! Bye! Mwah!